Panibagong recipe na naman ang ituturo ko sa inyo ngayon na pwedeng-pwede niyong pagkakakitaan. Kaya for today's video ay gagawa tayo or ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napaka-moist at napaka-creamy na matcha dream cake. Napaka-easy lang nitong gawin kaya wag na nating patatagalin ito. Tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating milk at saka yung ating oil. Ayan din, i-mix lang natin ito guys. Sinunod na rin natin ilagay yung ating egg yolks. Hahaluin lang natin ito ng maigi, rin sunod na rin natin ilagay yung ating dry ingredients, yung ating cake flour at saka yung ating matcha powder. Yung matcha guys, marami itong nabibili sa mga baking store or sa Shopee. Then ayan, isif lang natin ito para maalis natin yung mga lumps dito sa ating flour. Hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-smooth na siya at wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Set aside lang natin ito. Then ito pala yung ginamit kong oil. Ayan, pang chiffon talaga siya guys. Nabili ko lang dito sa Shopee. Pero pwede naman itong canola oil or vegetable oil lang yung gagamitin nyo. Then dito sa ating mixing bowl, nilagay ko na yung ating egg whites. Then naglagay lang ako ng konting lemon juice. Ayan, 1 teaspoon. Pero pwede namang white vinegar. Ibit lang natin ito hanggang sa mag-foamy lang siya. Then sunod na natin ilagay yung ating sugar. Ayan, wala akong white sugar, kaya yung washed sugar yung ginamit ko dito guys. Pagkatapos natin ilagay yung ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high. Then continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging medium peaks lang siya guys. Papakita ko lang sa inyo guys yung medium peaks. Ayan, kapag inangat nyo yung inyong beater, ayan yung dulo ng ating meringue or meringue. Ay, naka-bend pa siya guys or naka-tupi pa siya. Naglagay lang ako ng konting portion ng ating meringue dito sa ating butter mixture para gumaan lang siya. Tsaka natin siya ilagay lahat doon sa ating meringue mixture. Ibuhusan natin siya lahat ngayon dito sa ating natira pang meringue. Then continue lang natin yung pag-mix natin. Dapat dahan-dahan lang. Cut and fold method lang yung gagamitin natin guys. Hanggang sa magiging pantay lang yung kulay ng ating mixture. At kapag wala na tayong nakikitang mga puti-puti pang meringue, ayan, kapag pantay na yung kulay niya guys, pwede na ito, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Ang size pala ng ating baking pan ay 8x12. Naglagay lang ako dito ng baking paper para madali nating tanggalin yung ating cake mamaya. Spread lang natin ito para magpantay siya, then itap lang natin siya ng 3 beses, then i-bake na natin siya sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 25 to 30 minutes. Depende po sa inyong oven. Ayan, malalaman yung luto na yung inyong cake kapag tinusok nyo siya ng toothpick. Ayan, wala na sumasamang butter mixture dun sa inyong toothpick. Ibig sabihin, luto na yung inyong cake. Ililipat lang natin siya ngayon dito sa ating cooling rack. Ayan, tips ko lang guys, dapat kilalanin natin yung ating oven kasi hindi po tayo pare-pareho ng oven na ginagamit. So, kailangan alam natin or kabisado na natin yung ating oven kapag nag-bake po tayo. Gagawin naman natin yung ating matcha ganache or yung ating white chocolate ganache with matcha flavor. Ito pa yung ginamit ko guys, yung white chocolate compound ng Berryls. Then, meron din pala dito guys, yung matcha baking bar or yung matcha chocolate bar. Nabili ko lang dito sa Shopee guys, meron din dito sa mga baking store. Ay, naglagay ako ng matcha baking bar kasi itong matcha powder natin, hindi siya masyadong green kaya nag-add ako. Pero ito naman ay optional lang guys, pwede naman yung matcha powder yung gagamitin nyo at saka yung white chocolate compound ng Berryls. Then i-mix lang natin ito guys hanggang ma-dissolve na yung ating matcha powder. Then sunod na rin natin yung ating whipping cream. Ayan, ito yung ginamit kong brand. Then pwede naman ever whip lang yung gagamitin nyo dito guys. Ima-microwave lang natin ito ng 1 minute and 30 seconds. Ayan, bali 30 minutes interval. Ayan, 30 minutes ko muna siyang minicrowave. Then minix ko siya. Then nilagay ko siya ulit sa microwave. Hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate. Ayan, may second option din naman tayo dito guys. Kung ayaw nyo ng matcha ganache, pwede naman yung ever whip lang yung gagamitin nyo dito guys. Then 1 1/2 cup na ever whip. Then maglagay lang kayo ng 3 tablespoon na powder milk. Then 3 tablespoon din na powder sugar. At saka 1 tablespoon na matcha powder. Then i-beat nyo lang siya guys hanggang sa mag-stiff fix na siya. Then ito na yung ating matcha ganache. Ayan, then palalamigin lang natin ito hanggang sa mag-room temperature lang siya. Sunod natin gagawin yung ating matcha cream cheese icing. Meron tayong milk dito. Then ilagay lang natin yung ating matcha powder. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating matcha powder. Kailangan pala guys nakasala or naka-strain yung ating matcha powder para hindi po tayo mahirapan maghalo. Then ito na yung ating cream cheese. Ilagay lang natin yung ating condensed milk. I-beat lang natin ito guys sa medium speed lang hanggang sa mag-smooth at saka creamy na yung ating cream cheese. Ilagay na natin yung matcha and milk mixture natin.
Mix lang natin hanggang sa mag-well combine na yung ating matcha at saka yung ating cream cheese. Ilagay na rin natin yung ating whipping cream. Ayan yung anchor pa rin yung ginamit ko dito, guys. Then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-stiff peaks na yung ating icing. Dito, guys, nakakamadali ko. Hindi ko masyadong nahalo yung ating cream cheese bago ko nilagay yung ating whipping cream. Ayan, kaya man nakikita nyo, guys, medyo may mga buo-buo pa tayong nakikita. Kasi dapat yung cream cheese natin, guys, smooth at saka creamy na siya bago natin ilagay yung ating whipping cream. Ito naman yung mga container na gagamitin natin. Ayan, sa Shopee ko lang din siya nabili, guys. Itong container na rin yung ginamit ko ditong pansukat sa ating cake para magkasya siya. Dito sa ating recipe, makakagawa tayo dito ng 6 na tub cakes or 6 pieces. Then ito na siya, guys. Then yung mga natira na yung pinag-trima natin, pwede naman nating kahit putol-putol lang siya, guys, kasi matatakpan naman siya ng icing. Gumamit lang din ako dito ng ice cream scooper para pantay yung kapal lang ating icing. Pero kung marunong naman kayo magtansya, guys, hindi nyo na kailangan gumamit pa nito. Spread lang natin ito para pantay yung kapal lang ating icing. Tips ko lang again, guys, kung gusto nyo medyo mura yung costing ng inyong icing, pwede naman yung ever whip lang yung gagamitin nyo. Kagaya ng sinabi ko kanina, maglalagay lang kayo ng matcha powder. Then yung pinaka last layer, guys, kung meron kayong yung baking bar na matcha chocolate, magmelt lang kayo, then maglagay lang kayo ng konting oil, then yun na yung pinaka-ibabaw ng ilalagay nyo sa inyong cake, then magdust lang kayo ng matcha powder sa ibabaw. Masarap din yun, guys. Pag matcha cake kasi, guys, ang perfect combination nito yung kung hindi cream cheese, yung whipping cream at saka yung white chocolate. Ito na yung ating matcha ganache. Ayan, ito pala, guys, naglagay ako ng konting green food coloring dito para gusto ko yung medyo matingkad yung kulay ng ating matcha ganache. Pero yun naman, guys, ay option na lang. Pwede naman na kahit wala. Dapat kasi medyo dark yung color ng ating ganache compared dun sa cream cheese icing natin para maganda siya tingnan. Kung pangbenta nyo naman, guys, pwede nyo doblehin yung recipe para mas marami kayong magagawang cake. Pagdating naman sa packaging, depende na po sa inyo kung saan nyo ilagay or i-bake yung inyong cake. Pwede rin dun sa loof pan na aluminum tray or aluminum pan. Kagaya ng nakikita nyo sa screen. Ayan. Pagkatapos natin siya lagyan ng ganache, ilagay lang muna natin siya sa chiller ng mga 35 to 40 minutes hanggang sa mag-set lang yung ating ganache. Then ayan, guys, nag-set na yung ating ganache. Pwede na ito. Nag-add lang ako ng cream cheese icing dito sa ibabaw ng ating cake kasi may sobra tayong cream cheese kanina nung ginawa natin. Pero ito naman ay optional na lang. Kapag ka nag-set na yung inyong matcha ganache, ayan, pwede na po kayo mag-dust lang ng matcha powder. Pero ito, guys, mas maganda kasi siya tingnan at mas cute siya tingnan kapag ka naglagay muna tayo ng icing bago tayo mag-dust ng matcha powder. Mag-dust na tayo ngayon ng matcha powder. Ayan, konti lang, guys, kasi pag nasobrahan natin ng lagay ng matcha powder, mapait po siya. Ito na yung ating matcha dream cake. Ayan, ilagay lang muna natin ito sa chiller or sa ref ng at least 3 to 4 hours, guys. Kapag ganitong klase kasi ng mga cake, yung mga dream cake, mas masarap siyang kainin, guys, kapag malamig. Or mas maganda, guys, kung overnight nyo siya ilagay sa chiller. Tatakpan lang natin ito ngayon bago natin siya ilagay sa chiller. Itong mga ganitong klaseng cake, guys, ayan, tumatagal siya hanggang 2 weeks sa chiller. Kasi hindi naman tayo naglagay dito ng mga custard filling, ayan. Then kapag ka naka-freezer naman siya, tumatagal siya hanggang isang buwan. Ayan, ilagay na natin siya ngayon sa chiller. Ito na yung ating matcha dream cake. Ayan, titikman na natin siya ngayon, guys. Una ko munang tinikman yung icing, guys, at napakasarap at napaka-creamy niya, guys. Hindi siya sobrang tamis, tamang-tama lang yung timpla niya or yung lasa niya. Titikman naman natin ngayon yung lahat ng layer ng ating cake. Pusa siyang nagbimelt sa inyong bibig, guys, at parang kakaiba yung pakiramdam natin kapag kinain natin siya. Parang napaka-refreshing niya, guys, gawa ng matcha powder yung flavor ng cake natin.
malalasahan din natin yung medyo mapait na matcha powder na nilagay natin sa ibabaw. Yun yung nagbabalance doon sa mga icing na nilagay natin, guys. Then yung pagka-creamy ng ating cream cheese layer, tamang-tama lang din yung tamis niya, guys. Hindi siya nakakaumay. At yung ating matcha ganache, ganun din. 195 pesos pala yung benta ko dito, guys, kada isang tab. Base po doon sa mga presyo ng mga sangkap na ginagamit ko dito sa aking area. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.